si Luis Masarlo, El Villa. Ay, hindi naman natatalo si Vilma Santos sa atin. Oo, sa ano, sa Batangas. Paano matatalo yan? Napakalakas ng... Lakas ng kabig niyan. Dahil... At saka marami siya. Saka mabait si, ano, si Vilma Santos. Hindi ba nagsusugal yan si Vilma Santos sa casino? Hindi niyo ba nakita yan? Hindi nagsusugal. Ano kayang bisyo na yan ni... Ano, ni Vilma Santos at saka Luis Manzano? Parang wala, no? Parang hindi sila na-issue. Ang na-issue lang talaga sa sugal si ano, si... Si Willie. Willie Rebillame at saka si Isko Moreno. Yan, sugal rin talaga daw yun. Oo. Kayo, pag namumuhunan kayo, maabot din ng 10,000, ma'am. Kagaya ngayon, sa Soler kayo pupunta. Hindi naman. Mga magkano kami kayo? Kami naman, ibaria-baria. Baria-baria po? Ibaga sa kali. Kami naman, minsan lang ako pumunta. Ah, hindi araw-araw. Hindi po. Pero maraming nang manunugal, ma'am, na ang ginagawa nila, hanap pero buhay. Pero kami pasyal pa sila. Oh. Yung manalo lang ng 2,000, Uwi na. Kasi iniisip nila, ang minimum, 600 lang. Tapos manalo ka ng 2,000, ayaw mo pa ba? Tsaka kadalasan sa mga ganun, yung talagang may control sa sarili nila, hindi yung pagka sige. Nanalo na, sige. Kaya nakakatuwa sa ganung ano, attitude yung ano tawag niyan, yung pananaw sa buhay. Kasi may tendency din naman na hindi ka lagi talo eh. Kung manalo ka, kagaya sa yung pasahero ko last time na tumboy yun siya, tumboy, no? May lupa siya na 100 square meter. Bawat panalo niya, bibili siya ng bakal, simento, buhagin. Malaki din siguro yung panalo. Hindi, kahit kunti lang. Kasi kaya mo na, halimbawa, manalo siya ng 2,000, ma'am. Ilang sakong simento na yan dati, 200 lang sa ako eh. May 235 mo. O, 235 na. Oh, yeah, 10 sako, magkano lang yan? 2,350. Sa simento. Kaya na nakapag-ipon siya ng nakapag-ipon siya ng gamit para pagtayo niya ng bahay. Opo. Nakita mo ha? Ang ganda. Ang libo kasi ngayon, bahay. Oh, alam mo nakapagpapatayo siya ng 4 na pintuan. Kaya sabi niya, eh, hindi na maano ito kasi ginamit kong utak ko eh. Kaya gayahin niyo siya, ma'am. Gayahin mo siya. Oh, mahirap nang matibag. Oo. Gayahin mo siya kasi opo. Oo. Pag nabigyan kayo, uwi na kaagad. Tapos kinabukasan na naman uli. Huwag na kinabukasan. Pwede naman yung kinabukasan. Kasi wala pang pandemic. Opo, ma'am. Araw-araw kami. Sa Solerland o sa lahat ng casino? COD, City of Dreams. Ano tawag niyan? Okada. Hindi Results World. Ah, ganun. Sa kayo nakapanalo ng malaki po? Ay, hindi pa kami nanalo ng malaki. Pero nakapanalo din kahit pa paano. 10,000 ganun. Ay, malaki na 'yun. Hindi pa ba malaki 'yun sa 10? Ilaro mo pa rin kayo. Opo. Po. Naghahangad ng malaki. O, malay natin ngayon baka 10,000 kayo. Bawat isa 20,000 na 'yun. O di sibat ka agad. Yung amo ko nanalo diyan 300,000. Bago lang siya naglaro. Ah, beginner lang. Bakit kaya ganun, ma'am, no? Pag beginner, kadalasan na kwento, maraming nanalo sa mga beginner na mga manlalaro, no? Ano yung sino yung may pira, yun ang binibigyan. Ah, ganun? Ano yun, may pindutan ba sila? Palagay ko wala. Swerte lang siguro. Swerte lang siguro. Kasi kung may pinipindot ka, oh, grabe, no? Yung ampun niya. Opo. Ah, sinaswerte siya sa ampun niya. Kasi yung ampun niya, ano daw yan, ipinanganap, may balot daw yan. Ah, yung nabalot ng parang, ano, plastic. Ng plastic, no? Tapos, ano, hindi daw binigay ng Lars. Ang balot? Ang balot. So, dapat yun, yung ba yung sinasabing isuob mo daw yun? Parang, oo, ang balot na yun, isuob mo sa bata. Kumbaga, ipausok mo sa kanya para yung swerting, ano, swerting paghabang buhay. Tinatago po. Swerte daw yun sa negosyo.
sa negosyo, no? Oh, at saka swerte rin sa sugal, no? Kasi isipin mo, yung nag-ampon sa kanya, dalawang bisis na nalo ng 300,000, laki, no? Ang una doon sa Sulel. Opo. Si UD. Si UD, o, oh, City of Dreams. Pareho tag 300,000 yun, ma'am. 300, kulang-kulang 400. Kulang-kulang 400,000. Swerte, no? Opo. Tag ilang oras naman kayo maglalaro, ma'am, mga ganun? Ano daw yun? Magmalaki din ang bet. Ah, magmalaki. 68 lang bet niya. 68 pesos? Oh, grabe, hindi naman kalakihan nyo. 68 pesos eh. Swerte niya. Pag nagsaglog kasi, may pinipilian na opo. Grand, alibawa, yung grand ba yun? May grand, may major. Alam mo, ma'am, ang ganda ng topic natin. Unang-una, hindi lahat ng manlalaro dyan talunan eh. Ang kalaban na natin dyan, sarili natin, kasi napagbigyan na tayo ng 5,000, 3,000, ayaw pa natin umuwi. Kulang pa eh. Kaya ang sa mga kasino, lahat ng sugal, ang kalaban natin, sarili natin. Kasi, opo, kasi habang nananalo tayo, ayaw natin umalis. Habang natatalo tayo, ayaw din natin umalis. Parang walang kontrol po yan. Opo. Kasi parang napakalupit ng ano ng kalaban ng ating sarili. Sarili naman talaga natin ang kalaban natin. O, nanalo na tayo, ayaw pa natin umalis. Natalo na tayo, ayaw pa rin natin umalis. Ano ba? Yung dyan sinasabang pinagbigyan ka. Dapat sibat na, ayaw na. Oo, tama. Huwag ka na maghangat. Oo, huwag na maghangat. Mamaya, ah, kung napagbibigyan na kayo ng 10,000, ha, tama na yun muna. Tapos, kinabukasan na naman uli. May panlaro ka uli. May panlari ko uli. Tapos, 10,000 uli mananalo kayo. O, uwi na naman. Ika nga, pero huwag mo pa maririn. Kasi, huwag ka ririn, oo. Kasi, sugal yan eh. Lahat naman yata eh. Kahit sa sabong, kasino, lahat ng uri ng sugal, kalaban natin, sarili natin. Kasi nanalo naman talaga, hindi naman lahat talo eh. Mapagbibigyan ka talaga, manalo ka one time eh. Pero hindi ka palalayo kasi iniisip mo, baka mas malaki pang ipapanalo mo. Ganda ng topic natin, grabe lupit, no? Kahit sa sugal, marami din palang nag-successful pagka marunong ka lang magdala. Marunong ka lang magdala. Kaya ako, bilib ako doon sa tumboy na yun. Nakapagpagawa siya ng apat na apartment. Magaling yun. Opo. Magaling magdala sa sarili. Opo, magaling. Pag nanalo siya, bilis siya ng